sa guys, quick video muna tayo. Explain finder ko lang kung yung ano, pag-reprise natin tsaka pag-change ng instance sa ano, sa videos. So, dito sa eBay active listing, yung pinilter ko yung ano, sold quantity. Dapat yung mauna, yung maraming sold. Most sold item. Yung dapat ang unahin natin na reprise. Just copy lang natin yung insane. Tapos paste natin sa price card. Tapos type tayo ng amazon.com.au/dp/ tapos i-paste natin yung insane na kompleto. Yan. Isang, another way din yan para makita mo agad yung items. Item. Fishy. Sorry for my bad English. So, yan. Makita ano siya. Ship and sold siya by Amazon. Una, ano, i-paste muna natin yung instant dyan sa source product. Lagyan natin ng B, is complete. Tapos, yung setting gear. Yan, yung para sa mga pag nag-ano, pag nag-virus. Tapos yung, kasi minsan dyan iba yung ano, iba yung nakalagay dyan sa keywords. Ito yung minimum na profit natin. Yung pwede natin yung ma-change. Dapat hindi yung below $2 yung profit. Yan, okay na siya. Active na. Tapos yun sa ano, i-edit natin yung insane. Kasi yung gagawin natin sa lahat ng store, ibalik natin yung insane. Next item. And then, search. Source product. I-on natin yung source product. Ilagay yung AC ng buo. Tapos i-check natin siya kung ano ba. In stock ba or hindi. Pag hindi. Ayan. Huwag na muna natin galawin yun dyan sa price card. Pero yung insane sa eBay, ilagyan talaga natin yung letter B sa unahan. Okay, minimum profit, 10 or more. Pero hindi tayo pwedeng magtaas pa kasi baka meron tayong maraming competitor. Tapos lagyan lang natin ang B sa unahan. Next item. So, lagyan lang natin dyan. Yung racing sa taas. O, diretso na. Ito guys, ano siya, ship and sold by Amazon. So, pag chinek natin sa price card. Ayan, pag chinek natin yan. Source product, lagay natin. Ito sa stock. Yung sabi ko dati, yung ship and sold by Amazon. Kailangan gawin lang natin yung 1. Kasi nagkaka-problema tayo sa pag-order. Kasi maraming ano, quantity limit reach na pag mag-order, kaya nakakansan. Yan. Ganun pa rin, ganun lang. Mga ano lang guys, mga tips na yung gagawin natin pag mag-reprice. At ito talaga yung gagawin natin. Ganito pag mag-list tsaka mag- snipe na mga item. Next item.
yung quantity natin pag ship and sold by Amazon, gawin din natin 1. Ship and sold by Amazon din yan. Tanggalin natin yung bi pag mag-search sa price card. Tanggalin. 1 lang. Kasi ship and sold by Amazon siya. Pero pag fulfillment siya ng other seller, 3 lagay natin. Pag may mali, pang-thread yan. Kaya dyan. Click lang natin yung 1 days. So, yun lang guys. Thank you.